What's up? Ayan, nandito po tayo ngayon sa Best Tracker PH sa Commonwealth. At nandito tayo para magpa-install ng LED. So may binili po tayong LED from TDD Philippines. Kaya pakicheck nyo po yung kanyang FB page. Yan, para sa mga interested din bumili ng ganitong klaseng LED. So ano nga ba itong LED na to? No? Ito pakita ko sa inyo. So ito po yung kanyang box. Yan yung kanyang brand, TDD. Kanyang mga kapamilyang brand or kapamilyang model pala. So yan, kapatid po yan. So yung kinuha po natin is Nighthawk 30 watts. So ito po yon. So ito po yung kanyang kulay, dalawa, white at yellow. So ito yung details niya. Ayan, no? So yan, box natin. Charan! So yung TDD, alam nila kasi na ako yung bibili. So binigyan nila ako ng ganito. Welcome to the family, XTDD Philippines. Nice, may logo pa tayo. Ito po yung ating kinuwang LED. Ito po yung itsura niya. Nighthawk po yung tawag dito. Spotlight po siya. At kung makikita ninyo yung kanyang design, napaka angas din, no? Talagang aerodynamic yung kanyang body. So saan nga ba natin nilalagay ito sa ating ZH2? So, nag-prepare na ako ng bracket para sa kanya. So, ito po yung bracket niya. Yan, binili ko yan sa Shopee. Dito yan, imamount. So, para ma-demo ko sa inyo. Bago nila ilagay, meron siyang bracket na ganyan. Tapos, may butas tong bracket na to. Tatapat natin siya dyan. At yun, ganyan po yung itsura niya. Dito sa Best Tracker Philippines, sanay po silang mag-install ng mga LEDs, busina. Siyempre, yung Best Tracker nila, yung pwedeng i-track yung motor mo kung nasa na siya. So yun po yung box, yun. GPS tracker po yan, nilalagay sa mga motor at sa sasakyan. So eto si Sir, ayan, siya yung mag-install ng ating LED. So kung mapapansin ninyo, marami silang mga ilaw din dito. Expert po sila sa pag-install ng mga electronic gadget sa ating mga motor, especially sa mga big bike. Kagaya nung ini-installation nila ngayon, KTM 390 Adventure Bike kay Sir. Ayan, sila yung bumabanat ng wiring. Kaibigan din natin siya, kaya tiwala ako sa kanila at alam kong eksperto yung mga gumagawa dito. Kaya kahit malayo, from Pampanga pa ako, dumayo ako dito sa Commonwealth para lang ipa-install ang ating LED. Kasi hindi naman araw-araw tayo ay nagpapa-install ng LED. So gusto natin na long term yung mga gadget na ilalagay natin sa motor. Hindi pwedeng gawa ngayon, sira bukas. Lalo na malayo pa ako. Tama-tama, bago pa lang yung ZH2 natin, siyempre gusto natin dadalhin natin siya sa mga expert pagdating sa mga ganyang klaseng trabaho. May expert sa electrical, may expert sa pagmamekaniko, meron naman mga experts sa accessories. Ayan, so kanya-kanya sila ng talent ba. So nagkataon dito sa Best Tracker Philippines, alam ko magaling sila talaga. Kaya tingnan natin mamaya at sasadyain ko talagang gabihin. Ayan, may pupuntahan tayo ngayon sa Quezon City. Tingnan natin yung buga ng ilaw at yung quality ng gawa nila sa mga customer dito. May libreng iced tea. Hindi mainip yung customer dito kasi meron silang cafe. May TV pa dun, no? Nakaplay pa yung video natin. Pakita ko sa inyo. Ayan, ito yung TV nito. Ayan yung tatak nila. Best Tracker PH. Tapos, dito sila upo. Ayan, no? Ito yung kape ko kanino. Binigyan nila ako ng libreng kape. Oh. Tapos, may iced tea pa. Alright. Tapos, ito yung cafe nila. Ayan. Ayan, pagka sa mga nagpapagawa, yun, pwede sila bumili muna. Hindi sila magugutom, di ba? Ayan, susubukan natin yung buga ng Nighthawk TDD brand. So, tignan natin yung buga muna niya. Yan yung white niya. Tapos yung yellow, yung isa. Or so, pwede rin natin baliktad rin, no? Dahil ibabaliktad natin. Oh, ibabaliktad natin. O, nakabaliktad siya, nakamount. So, nakabaliktad, ang uunahin natin ay... Ayan, pinag-aaral. Yan yung high, yung yellow. Yung yellow. Yan, oh yan, spot na spot talaga siya, oh. Kahit maliwanag ang panahon, maliwanag ang ilaw, oh. Budget friend lang yan, murang-mura lang yung TDD na yan. Kaya isa yan muna yung na-consider kong bilhin para hindi ako mabigla. Tinignan muna niya kung paano niya i-wiring kasi nakabaliktad yung bombilya natin, eh, no? So yung low beam natin is white and then yung high natin is yellow. Yan, oh. Yellow. So itong TDD brand na to, napili ko siya kasi budget friendly. At ayoko munang magbumili ng mamahalin. So tsaka na yun, pagka nabitin ako kay TDD. Pero so far, okay naman yung TDD. Nakita naman namin yung buga niya, maliwanag at tsaka spot lang talaga. So kung ayaw mo naman ng spot, marami ding choices dun sa page ng TDD Philippines. Pwede kayong mamili ng iba't ibang buga ng ilaw nila. So ito, maliit pa tong binili ko. Isa pa lang yung kanyang spot. So marami silang available na design doon. Nakamount na yung ating TDD auxiliary lights sa ating ZH2. Ayan o.
pero hindi pa naka-top yung wire. So gusto ko lang ipakita habang maliwanag. Oh, yan o. Oh. Yan siya. Oh. Ganyan lang siya ka-simple. Parang built-in lang sa bike. Pag binili mo ng brand new, parang may kasama na siya kagad ganyan. Na-imagine ko nga yung parang sa BMW. Di ba meron silang kasama kagad na auxiliary lights na ganyan. So ito, pinili ko lang is single. Eh, suporta lang sa headlight. Eh, may headlight naman tayo. Kumbaga gusto ko lang mas maliwanag pa. Oh, ayan o. Oh. Yung sa kabila naman, ito o. Oh. Ayan o. Oh. Ang simple niyan tingnan. So ngayon, kinakalas na nila yung ating fairings para i-mount dyan yung kanyang mga harness. So ang gusto ko is sumasabay sa passing light. Yung ating LED. Para kapag ka nag-passing light ako, hindi lang ito yung iilaw. Pati yung kanyang auxiliary light. Para pansin tayo sa kalsada. Dagdag visibility ba? Ayan, bukod sa auxiliary light. So meron din silang busina dito. No? So, sir, pwede mo bang i-demo yung busina natin? Okay. So anong pangalan ng busina na yan? Hela. Hela? So ito, small. Okay. Solid, wala. Okay, pwede ba natin pakinggan kung yes, gaano kalakas yan? Baka naman yung tunog niyan, peput peput. So, mahirap naman pag ganun. Let's do it. So ito yung Hela, ito yes, yung sample ito yung Hela. Ng Hela. So may mga tatay pa yan. So sa big bike para hindi maganda yung itsura niya, syempre ito lang. Okay. Oh, tama. Pakinggan natin yung anak. Yung anak. Ay, ay yung tatay, yung tatay. Ito yung tatay. Mar Yosef, alakas! Meron tayo sa anak. Pwede na yung anak? Pwede na yan. May apo ba pa yan? Wala nang apo yan? Wala. Grabe, kalakas naman nun. Ayan, tapos aside from that, wow. Of course, talagyan nyo ng best tracker. So, para saan ba yan, sir? Ito, yung GPS locator. So, okay. Para makita mo kung nasan yung mismong, sir, sobrang dami mong motor, no? Makakalimutan mo kung nasan yung mga motor. Grabe na. Ito, makikita mo na ngayon. Okay. Oh, okay. So, ito, si locator to, at the same time... So, cellphone na? Cellphone siya, through application, meron din siyang through web, okay. Computer, laptop. So, marireview mo rin kung okay. Saan siya galing. Saka galing kahapon, so yung malalaman mo kung nasan, within 24 hours, 6 months, up to 6 months, marireview okay. Mo kung saan ka galing. So, tingin ko, hindi para sa akin yan, alam mo, para sa akin. Para sa asawa ko yata yes, yan. Yes, yes, yes. So, yun, best tracker. Okay, para hindi ka makaligtas sa iyong asawa. Best yeah. Tracking device natin nakatago sa motor. So, meron siyang app. Ito yung app niya. Ayan, makikita ninyo kung nasan yung location natin. Yung kulay red, yan yung location natin. So, dito tayo sa Commonwealth. Ayan, nakalagay dyan, Commonwealth. At yung exact location natin is makikita mo dito. At bukod dyan, meron tayong bagong busina na napakalakas. Anak na busina. Ayun o. Isakto, naka-expose dito. Madali lang siyang hugutin. Na-activate na ni Sir yung ating GPS tracking device. So, tatago natin lahat yung mga wire niyan later on. Ayan. So, dapat pala hindi ko binlog to. Malalaman ng... Tatago natin. Sobrang haba naman. Hindi niya alam kung saan natin lalagay. Dapat sa loob ng tank. Mali. Dapat di ko sinabi na may tracker yung motor ko. So, ayun. Pagka... sa mga may riders na marami yung motor para matrack ninyo yung mga riders ninyo at least eto na, di ba? Safety rin yun para kung biglang mawala yung motor mo, alam mo kagad kung nasaan, di ba? Nasira man, no? Oo. Oh. Kung halimbawa, pinahiram ninyo, sabi, bibili lang ng yelo, makita-kita mo, nasa EDSA. Bili ng yelo, papunta Mindanao na pala. Mindanao, no? Ayan, dito sa Best Tracker, hindi ka magugutom. Kahit matagal yung ginagawa nila, puro pagkain. Ayan, no? Oh, pwede kayong order dyan kahit ano. May pizza nga sila kanina eh. O nagpa-pizza si Sir. So dapat tapos na. Kaya lang dinagdag namin yung best tracker at saka yung busina. Tignan natin mamaya. At sinadya ko talagang gabihin para matesting natin. At sakto dito, traffic. So tignan natin kung effective din yung busina. Pakita ko muna bago nila ibalik yung pairings. Yung busina natin kung gaano kapulido yung pagkakalagay. Tignan. So dito yung dating busina. So pinalitan na natin ng Hela brand. And then dalawa kasi to. So yung isa nandito sa Koya, di ba? Di ba? Parang natural lang. Parang stock lang, di ba? Oh, ayos, di ba? Tsaka malinis silang mag-wiring dito. Pakita ko sa inyo. Yan, itatago talaga dyan na parang walang nangyari. At tsaka dito kasi sa paglalagay nila ng mga electrical accessories, hindi sila nagpuputol. No? Puro saksak lang. So halimbawa, brand new yung motor nyo kagaya nito. So syempre, under warranty pa to. O, ayaw natin matanggal yung warranty dahil sa mga paglalagay natin na auxiliary lights, diba? So dito, hindi mo mawala yung warranty kasi wala naman silang putol. Everman, wag naman sana na isoli mo yung motor mo dahil wala ka ng pambayad. Pwede mo hugutin lahat ng pinagsasaksak nilang wire dito. At wala man lang bakas na nilagyan mo talaga na auxiliary lights. O ganyan ka, linis ang trabaho.
ng mga best tracker PH. Alright. Ayan, after 1 hour, ayan, ang gusto ko kasi, pagka pinindot ko yung passing light, susunod yung high beam ng auxiliary light natin. Eh sa ZH2 kasi, hindi pwedeng supplyan ng kuryente ang headlight. Dahil ma-overload siya. So masusunog yung motherboard ng headlight natin. So ang ginawa nila, nilagyan nila ng diode yung kuryente papunta ng headlight para hindi siya mag-overload, no? Hindi ko alam yung mga technical term dyan, pero ganun yung logic doon. So, kung makikita ninyo, hubad na hubad ang ating ZH2. And ganyan kahirap yung pinagawa ko sa kanila. Yung pag-i-install ng auxiliary lights natin, itong TDD, eh madali. O, ito yung switch natin, yun. Napakalinis ng pagkaka-mounting. High and low nandito, high and low. And then, yun nga, gusto ko yung passing light natin, eh susunod yung ating TDD auxiliary light. Kaya hindi pala ganun kadali. So, swerte tayo, dito tayo nagpakabit, dito sa Best Track PH. Ayan. Kaya sulit yung ating paghihintay bago nila ilagay yung pairings, no? Nung pinasabay natin sa passing light, eh, parang walang nangyari. No? Hindi natin masasabi kung nasan yung mga wire nila. Para nilang minagic, ano? Alinis ng pagkaka-wiring nila. So, sa mga magpapagaya ng ganitong setup ng aking ilaw, hindi po siya basta-basta. Right, so tapos na, nailagay na yung mga fairings niya at i-demo ko sa inyo, guys. So switch on natin. So hindi pwedeng i-switch on yung ating auxiliary light hanggat hindi naka-on sa susi. So i-on natin. And then pakita ko sa inyo yung low. So yan po yung low niya, white. Ganyan kalapad. Tapos spot lamang siya, palapad na ganyan. And then ito naman yung high. Ayan, yellow. So pag naman na sinindihan natin yung makina, naka-switch on agad yung headlight. Tapos pwede na natin siyang i-passing niya, no? Sumusunod yung high beam ng stock headlight natin sa LED na nilagay natin. So ito yung gusto ko dyan, oh. So kahit naka-low ka, halimbawa naka-low, nakasindi yung auxiliary light ng low, pag nag-passing ka, bubuka yung yellow, oh, di ba? Good job, Best Tracker Philippines. Nga pala yung busina, try natin yung busina, di ba? Parang tunog kotse na siya. Tatry naman natin ngayon sa labas dito sa parking area nila, yung buga. So ma-appreciate natin itong ilaw niya sa kalsada na mismo. So sakto, madilim, no? At bukod dito, syempre sa kalsada ito try din natin. Kaya sakto nagpagabi tayo kasi syempre ilaw yung topic natin ngayon, ano. So para maipakita natin yung lakas ng ilaw ng TDD Philippines, try natin. So ito yung stock na ilaw niya, and then maglo-low tayo ngayon. Ayan, ganyan na po kaliwanag yung ating daan. Tapos high naman, ito yung high. Yan yung talagang spot, talagang tutok na diretso. So ilo-low natin ngayon and then passing light tayo. 'Di ba? Yan, oh. So ma-appreciate natin yan kapag nasa road na tayo. So demo ko lang ulit. Walang auxiliary light, ganyan lamang po kaliwanag yung ating ilaw, no? Ayan, oh. Halos wala kang makita dito, eh. So sabog kasi yung ilaw ng stock natin. Pag nag-auxiliary light tayo using this TDD LED lights, di ba? Kitang kita na, oh. Lalo na mayroon na tayong passing light. Alright, magpipicture muna bago ko pumunta sa Geely office. Ayan. So mag-iwan ako ng sticker, ganito karami. So kayo nang bahalang magmigay sa mga subscriber natin. Thank you, thank you. Thank you. Oh, ang dami niyan. Ang dami niyan. Meron yan, ito, ang dami. Mamaya. Oh, tara, picture tayo. Okay. Thank you. Okay. Thank you, ha. Okay, thank you. Thank you. Salamat, ha. Thank you, thank you. Alright, punta tayo sa opisina ng Geely Helmet Philippines. Kita nyo ba yung ilaw? Ayos tong TDD, no? Budget friendly, pero nasiserve naman niya yung kanyang purpose na lumiwanag ang buhay. Lalo na pagkabi, no? So syempre hindi natin i-hide ito, makakasilaw sa mga sasakyan. Pero pagka, para pagkakataon na emergency ba, at least meron tayong pangbuga. Yan, alam mo? O, di ba? Ay, pambuga tayo, di ba? Ang gusto ko dito sa Nighthawk ng TDD Philippines, eh, spotlight lamang. Una sa lahat, hindi siya sobrang laki na tipong napakalakas niyang kumonsumo ng power. Gusto ko yung simple lang, yung tipong dagdag ilaw lang, dagdag liwanag kapag madilim ang paligid habang nagmumotor. Dahil ang headlight natin na hindi sapat, tingnan nyo, papatayin ko. O, di ba? Tingnan nyo yung difference pag walang auxiliary light. So pag ino-on natin, ayan, oh, di ba? Low lang. Pagka naman nakapatay, suddenly meron kang nabigla ka ba, o meron kang gustong i-warning, at least meron tayong high.
Oh, di ba? Liwanag, no? Nakakasilaw. Kaya hindi ko siya i-steady. So, gayaan lang natin mag... Yan, ganyan lang. O, di ba? Kitang-kita, no? At dito sa video natin, halatang halata dahil gabi. O, dyan natin ma-appreciate yung pina-install natin. At idagdag natin tong... O nga pala, no? Itong busina natin. Ayos, di ba? Parang businang kotse. Ayos, di ba? Halatang halata na yung ating high beam, no? Dati kasi pag nag-high beam ako, hindi ako kita. Mahina. Pero ngayon, maliwanag siya. O, ano to? Ay, may na-accident yata. Ay, hindi. Ano to? May nag-away. Nagkagulo yata sila. Gamit na gamit ang high natin. Di ba? Ganda. Ba't ang lawak ng kalsada na to? Ilang lane to? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9? 9 lanes? Pang 10 yung bangketa. Eto, demo ko sa inyo. Halimbawa, pinatay natin yung ating low auxiliary light. Patay natin, patay na yan. Tapos nag-high tayo, tingnan nyo yung ilaw ulit. No? Na-appreciate ko lang talaga eh. No? Ulitin ko lang. Ayun o. No? Spotlight. O, di ba? Dapat yung ano, nagre-reflect sa sasakyan doon sa truck kasi baka masilaw yung mga private cars dito tayo sa truck. No? Tingnan nyo yung truck. Di ba? Parang may nagpipicture. Sobrang liwanag, oh. Pok, pok. And low lang natin. Yan. See? Actually, yung tunog ng busina parang pang SUV, eh, no? Malakas na rin, eh. Pero hindi ako pansin yung kanyang bogies, eh, no? Wow! Ayos yung tunnel na yun, eh. Nice, malapit na, di ba? Lumiwanag ang buhay. Tapos ride. Oh, di ba? Malapit lang. Sarap bumiyahe na. Liwanag na ng ilaw ko. Pit 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 pit. Okay, dito na. Alam kita? Hindi. Para tayo diyan. Okay. Bye-bye, ingat. Imbis na ito-transition ko na yung vlog ko at magiging maliwanag, eh nagkayayaan magkape ngayong alas 12 ng gabi. So ito yung literal na night ride sa gabi. Kasama ko ang boss ko. Naka BMW siya. Oh, tapos si Sir Steven, si JR Palacio, tsaka si Red Sweet Potato. Paunahin natin siya, di ko alam yung daan eh. Nasubok ko yung auxiliary light ko. Ano tayo, papunta ng Marilaki, magkakape daw sa Antipolo, no? Okay, nasubok yung auxiliary light ko. Ay! Lamang ang Bristol Veloce dito sa mga gantong klase kalsada, no? So, hindi ko alam kung saan kaming restaurant magkakape. Magkakape. Oh, ganda! Pasko ang Pasko dito, ah. Nice! Ganda ng Christmas light. Palibasa sila. Eh, tiga Maynila lang. Nagyayaan ng kape dito sa Antipolo, okay lang eh. Kasi malapit lang sila eh. Pagkatapos dito, uwi pa ako ng Pampanga. Malayo-layo pa. Ay, grabe oh. Oh, tignan nyo oh. Ganito ka-importante yung may auxiliary light, di ba? Imagine, wala tayong ilaw na auxiliary. Tignan mo, ang dilim, di ba? Grabe, di ba? Oh, tignan natin yung high. See? Hindi pwedeng wala, tignan nyo. Oh, aliwanag pagka may auxiliary, di ba? Iyan yung sinasabi ko. Namukhang dito na yata. Malapit na tayo ah. Ako, bukan dito na. Saan kaya kami magkakape? Ngayon lang ako nakaakyat dito ah. Ang dami palang kainan dito ah. Ano to? Kay Geyser. Ay, sarado na. Mainit! Mainit yung Ducati talaga, no? Sarado na. Hindi abot yung sa stand. Balik kami. So, naghahanap pa kami ng open pa. Kasi, wala eh. Hindi ko pa naiset yung orasan ng motor ko. Okay, nakakita kami ng bukas pa. So, dito na, sa kaliwa. Pababa, naku. Kung mahirap pa naman yung parking dito. Naku, si Aing. Nahirapan siya eh. Woo!
sarap. So yun, ayos ba yung ating hataw sa Manila, ano? Kapag pala madaling araw ka bumiyahe sa Metro Manila, eh parang nasa Resident Evil tayo, ano? Walang masyado tao at walang traffic at napaka dilim sa mga ibang part ng Manila. Pero ang sarap humataw dun sa ilalim ng underpass ba yun? Or tunnel, yun. So kasama natin yung mga boss natin, including Red Sweet Potato. So bago natin itapusin itong vlog natin, pakita ko ng maliwanag sa inyo itong sinalpak nilang LED sa ating motor. So kung makikita nyo, ang kinis ng ano na to, no? Yung kanyang body, no? Tapos meron pa siyang design na ganyan, ano? Tapos pagka tinignan mo ng malayo, ang linis niyang tignan sa motor natin, parang stock lang, ano? Hindi mukhang binili mo para dagdagan yung ilaw. So yan naman ang kinagandahan ng TDD, yung mga design nila is sinasabay sa uso at sa mukha ng ating motor. So ipakita ko sa inyo yung ilaw kapag maliwanag. So ito yung ating low, yan, and then ito yung ating high. So hindi magkasabay yung white and yellow kapag hinahay natin siya, hindi katulad ng iba. So ang kinaganda naman ito, low power consumption sa ating battery. So pwedeng ibabad. Ayan, yan naman ang gusto ko dyan. At napakalakas ng hangin ngayon dito. So maraming salamat at sa mga viewers natin na nakarating dito sa part ng video na ito, eh nais kong magpasalamat sa inyo, napakatiyaga ninyong manood. So majority sa mga pinagtanong ko last vlog is nasa 20 minutes daw yung ating video. So maraming salamat, at least maraming nakaka-appreciate ng ating mga contents kahit napakasimple lamang. So syempre bago natin tapusin ang ating vlog, mawawala ba naman yung ating pagbomba sa ating ZH2? So start lang natin. Maraming salamat guys. See you next vlog. Wait for speed.